Good morning po sa ating lahat, mga kapatid, at purihin po ang Panginoon sa pagpapala na ibinigay sa atin. Ngayong umaga, nagising tayo ng ayos at ibalik natin sa Panginoon ang pasasalamat. At dito na po tayo ngayon sa last chapter ng ating Leviticus ng ating pong pinag-aaralan at ang aking pong sisir ay dito po sa Leviticus chapter 27 verse 1 to 4 po. Pero ito po ay magkakasama na po hanggang 7. Idiretso ko na po ito hanggang 7. So, purihin po yung Panginoon. At sinasabi nga po dito, ang pagtubos ng mga bagay na inihandog sa Panginoon. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita. Kung ang isang tao ay inihandog sa Panginoon bilang pagtupad sa isang panata, ang taong iyon ay maaaring matubos sa panatang iyon. Kung babayaran niya ng pilak ang kanyang halaga ay kinakailangan ayon sa bigat ng pilak sa timbangan na ginamit ng mga pari. Sa edad ng isang buwan hanggang 4 na taon, lalaki 5 pirasong pilak, babae 3 pirasong pilak, sa edad na 5 hanggang 19 na taon, lalaki 20 pirasong pilak, babae 10 pirasong pilak, sa edad na 20 hanggang 59 na taon, lalaki 50 pirasong pilak, babae 30 pirasong pilak, sa edad na 60 taon pataas, lalaki 15 pirasong pilak, babae 10 pirasong pilak. So, purihin po ang Panginoon. At makikita po natin dito yung mga bagay na pagtubos po na dapat ihandog po sa Panginoon. So, purihin po ang Panginoon. And God bless po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. At muli, tayo po yung mag-share sa ating devotion sa Leviticus chapter 27 verse 5 hanggang 8. At kung mula sa may 5 taon hanggang sa may 20 taon ay 20 siklo ang ihahalaga mo sa lalaki at ang babae ay 10 siklo. At kung mula sa may 1 buwan hanggang sa may 5 taon ay 5 siklong pilak ang inyong ihahalaga sa lalaki at sa babae ay 3 siklong pilak ang inyong ihahalaga. At kung sa may 60 taon na patanda kung lalaki ay 15 siklo ang iyong ihahalaga at sa babae ay 10 siklo. Ngunit kung kapos naman, kung kapos ng ikababayad sa iyong inihalaga ay pahaharapin mo siya sa harap ng saserdote at ahalagahan siya ng saserdote ayon sa ikakaya ng mga panata ay siyang ihahalaga sa kanya ng saserdote. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang isishare ko po ngayon, Leviticus chapter 27 verse 9 to 10. Kung ang panatang handog ay hayop, dapat itong ilaang kay Yahweh. Hindi ito maaaring palitan kapag pilit na pinalitan. Ang papalitan at ipapalit ay parehong ilalaang kay Yahweh. Amen. Good morning everyone. Ang akin po babasahin ay mula sa Leviticus chapter 27 verses 11 to 13. Ito po ay para sa family ni Ate Jasmine. Sabi po rito, if your vow involves an unclean animal, one that is not acceptable as an offering to the Lord, then you must bring the animal to the priest. He will assess its value and his assessment will be final, whether high or low. If you want to buy back the animal, you must pay the value set by the priest plus 20%.
purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po! Praise Lord, Holy Lord, Amen po! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 27 verses 14 to 17. Ito po ang nakasulat. Kung bahay naman ang panatang handog sa Panginoon, titingnan muna ng pare ang nasabing bahay kung mabuti ba ito o hindi, at sa kanya bibigyan ng halaga at hindi na maaring babuhin pa. Kung babawiin ang mayari ng kanyang bahay, kinakailangan bayaran niya ang halaga ng bahay at pinagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito at saka ibabalik sa kanya ang bahay. Kung ang inihandog naman sa Panginoon ay bahagi ng lupaing minana sa kanyang mga magulang, ito'y bibigyan ng halaga ng pare ayon sa dami ng binhing maaring ihasik sa lupaing iyon. Sa bawat kalahating sako ng binhing maihahasik, ang halaga ng lupa ay 20 pirasong pilak. Kung ihandog niya ang kanyang bukid pagkatapos ng taon ng pagpapalaya at pagpasauli, ganun pa rin ang halaga nito. Yan lang po, maraming salamat. Magandang gabi po. Ang aking pong babasahin ngayon ay Leviticus chapter 27 verses 18 to 21. But if he dedicates his field after the Jubilee, the priest will determine the value of ordinating numbers of years than remain until the next year of Jubilee, and its set value will be reduced. If the one who dedicates the field wishes to redeem it, he must add a fifth to its value, and the field will again become his. If, however, he does not redeem the field, or if he has sold it to someone else, it can never be redeemed. When the field is released in the Jubilee, it will become holy, like a field devoted to the Lord. It will become the property of the priest. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse galing po sa Leviticus chapter 27 verses 22 to 25. Dito sinasabi, if anyone dedicates to the Lord a field they have bought which is not part of their family land, the priest will determine its value up to the year of Jubilee, and the owner must pay its value on that day as something holy to the Lord. In the year of Jubilee, the field will revert to the person from whom it was bought, the one whose land it was. Every value is to be set according to the sanctuary shekel, 20 geras to the shekel. Purin po ang ating Panginoon. God bless po everyone. Good night. Muli po, magandang pagpapalang gabi pa sa ating lahat. Ang akin naman po ibabahawi is Leviticus chapter 27, last chapter po, no, ng Leviticus. At matatagpuan sa verses 30 to 34. Sinasabi rito, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Kung tutubusin ng sino man ang ikasampung bahagi ng kanyang ani, kinakailangan niyang bayaran ng halaga ng at dadagdagan pa ng 20% ng halaga nito. Kung bibilangin ninyo ang inyong mga baka, tupa o kambing, lahat ng ikasampung bahagi ay ibibigay ninyo sa Panginoon. Kung hindi ninyo ito dapat piliin o palitan, kung papalitan ninyo ito, ang inyong ipinalit na hayop at ang pinalitan nito ay parehong ilalaan sa Panginoon na at hindi na maaring tubusin. Ito ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai para sa mga Israelita. Okay, sasabi, no, yung pong ikasampung bahagi, no,
ay para po sa ating Panginoon. Maging ito man ay hayop o ito man ay ani, no? Ito ay dapat natin itong ibalik sa ating Panginoon. Kabutihan ng Panginoon sa kabuuan ito ay mga utos ng Diyos o commandment, no, ng ating commandments ng ating Diyos kay Moises para sa mga Israel, sa mga Israelita sa bundok ng Sinai. Di tayo iniwan ng Diyos na nagbigay ng batas at magandang pagpaparang gabi po sa ating lahat. Ang ating pambabasahin ay sa Leviticus chapter 27, the last verse po ng Leviticus na matatagpuan sa third chapter verses 30-34. Ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Ang kasampung bahagi, so yung 10% na ay para sa ating Panginoon. Kung tutubusin na sino man ang ikasampung bahagi ng kanyang ani, kinakailangan niyang bayaran ang mga halaga at dadagdagan pa ng 20% ng halaga nito, no? Kasi yung ano, yung lahat ng mabuti, no, ani man ito, mga hayop, no, dapat lahat ito'y para sa ating Panginoon. Kung nais mo itong tubusin, no, dadagdagan ng 20%. Kung bibilangin ninyo ang inyong mga baka, tupa o kambing, lahat ng ikasampung bahagi ay ibibigay ninyo sa kung sa lahat ng ikasampung bahagi ibibigay ninyo sa Panginoon. No, malinaw po, lahat ng ikasampung bahagi ay ibibigay natin sa Panginoon. Hindi ninyo ito dapat piliin o palitan. Kung papalitan ninyo ito, ang inyong ipinalit na hayop at ang pinalitan nito ay parehong ilalaan sa Panginoon. So kung gusto mo palitan pala, no, yung ano, yung ibabahagi mo sa Panginoon na mga hayop katulad ng baka, no, ng tupa o kambing, no, kung nais mong palitan nito, ang mangyayari dito ay magiging sa Panginoon, hindi mo maaaring piliin, you know, ipalit na hayop. Yung pinalitan mo at saka yung ipapalit mo ay dapat nating ibigay sa ating Panginoon. Ito ang mga utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai para sa mga Israelita. So makikita natin ang kabutihan ng Panginoon sa kabuuan. Ito ang mga utos ng Diyos na tayo natin, no? Yung utos tayo dahil naayos tayo noon. Ibinubukod sa hindi karapat dapat at pinagbibilinan na huwag ito, no, nabasa natin na pang hindi tayo mapahamak, paglilinis at sa bandang huli, ito naman yung pagbabalik natin sa kanya ng kaluwalhatian, pasasalamat, no, dito sa huli yung ikasampung bahagi ng ating mga ani, mga hayop, lahat, no, na sa ikasampung bahagi ay para sa kanya. So ito yung lahat na binigay na utos ng ating Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Di tayo iniwan ng Diyos na nagbigay ng batas at di rin siya nagkulang, no, sa mga biyaya dito, no. At lahat ng mabuti dito na ani o mga hayop man ay para sa ating Panginoon. Tithes and offering, kumbaga, ibabalik natin ito sa Diyos bilang papuri sa Kanya sa pamagitan ng tithes and offering na ibinanggit dito, no, na yung 10%, no. Kung ito naman, kunyari, alimbawa, nang hinayang ka na ibigay mo yung tupa mong iyon dahil nagagandahan ka, gusto mong palitan, sinabi nga hindi ka pwedeng pumili, no? Hindi ka pwedeng pumili at papalitan. Ang mangyayari, yung papalitan mo at yung tinalit mo ay magiging sa ating Panginoon yun. Magiging 20%, no? Kaya marapat lang na ibigay natin ang
ang mabuti, no, yung ipinag-uutos ng ating Panginoon upang tayo ay makasunod sa kanyang kalooban, no. At maraming salamat po. Ito po naman yung mga pag-uutos dito, natagpuan din natin to, no, matatagpuan to sa Deuteronomy chapter 4. Maraming salamat po. God bless. Baby. Dali. God bless.